si Secretary Aguirre. Yes. You see, sa totoo lang po, may proseso kasi, sir. Eh. Talaga namang may proseso. So, Secretary Aguirre, pag tiningnan mo ang proseso, talaga hindi pa umabot sa kanya. No, pero, not to say na wala siyang responsibility, of course. Secretary ka eh. Drug case to, di ba? Pero yung sa tinakbuhan ng papel, wala pa sa kanya. So, how can you blame someone na wala naman sa kanya? So, para i-suspend natin siya or recommend natin siya for suspension, sing ang gravity ng kanyang kasalanan, ibintang natin sa bigat ng kasalanan ng mga prosecutor, eh, hindi naman parehas ang ginawa. So, lalabas po sa investigasyon niya. Hindi po umabot sa kanya, sir. Para bang wala pa sa akin. Diba? So, paano ako naging kasali doon other than meron ako supervision. Clarification. So, hindi po masaksa yung suspension ng secretary. Although wala siyang suspension, hindi kasama yung investigation. Ma'am, gaya ng sinasabi ko po, lahat to, ma'am. Eh. So, kung hanggang saan umabot. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Depende sa mga dokumento na lalabas. Depende po. But he is under your investigation? Not yet. Kasi it's basing it on the evidences that we had. That we have, these are all decisions that came from the prosecutor. So, talagang person, like tayo, sir. Can I investigate your boss dahil may ginawa kayong, di ba? Dapat kayo muna. And then, if you start saying, hindi, si boss eh. Then, they will be part of it. Talagang subject to sa automatic review yun ng prosecutor, automatic review ng Secretary of Justice. So, right, nung lumabas ng decision na to, wala pang review nangyayari. So, wala pang reason na investigahan siya. Right now. Pero, after that, yung mga susunod ng kilos na niya, then meron na siyang participation.